Ang Mario ay isang fictional character na nilikha ng isang Japanese video game designer na si Shigeru Miyamoto. Mario is the title character ng video game franchise at mascot ng Japanese video game ng kumpanyang Nintendo. Mahigit 200 times itong nag-appear sa mga video game since its creation. Ay isang pinakasikat na karakter sa buong video game industry. Mula na nang likhain ang karakter na Mario ay sunod-sunod na ang paglikha sa iba't ibang version ng larong ito. Ito'y sumikat sa buong mundo. At marahil kapag makikita o malalaro mo ulit ang iconic classic game na ito, ay talaga magbabalik sa iyo ang mga alaala ng iyong kabataan dahil sa nostalgic effect na dala ng larong ito. Ngunit, ang larong ito ay hindi pa rin nakaligtas sa mundo ng mga kababalaghan. Ang video ng ito ay part 2 ng Super Mario Creepy Hidden Message. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng video ng ito, ay inaanyayahan kitang panoorin ang part 1 nang sa ganon ay malaman mo kung saan at paano nga ba ito nagsimula. Although nasagot na natin ang unang origin ng creepy video game na ito na kung saan ito'y natagpuan ng isang moderator na nagangalang Adam at nagawa nga niyang laruin ang larong ito na siya namang pagkadiskubre niya ng creepy image na tanging makikita mo kapag na-decode mo ang mga text file na nasa loob ng larong ito. Ngunit, hindi pa rin nasagot ang mga katanungan tulad ng sino ang nag-upload ng video game file na ito at ano nga ba katotohanan sa likod na nakapangilabot na image na ito. Para masagot ng unang katanungan, ay nagsaliksik ako sa kung sino nga ba ang nag-upload ng game file na ito sa kanilang site na supermarioworldcentral.net. At ayon kay Adam na siyang moderator ng site na ito, ay nagpadala siya ng email sa taong nag-upload nito sa kanilang site upang malaman ang motibo nito kung bakit ang larong ito ay kakaiba sa lakat ng Super Mario game file. Ngunit, hindi ibinigay ni Adam ang pangalan ng taong nag-upload ng video game file na ito sa kanilang site. Dito nga nagsimulang maging nakapangilabot ang lahat dahil ayon sa tao na kausap niya ay there's no way na magkakamali siya sa pag-upload ng game file na ito dahil hindi niya kailanman guguluhin ang larong Super Mario. Ayon sa kanyang salaysay, hindi niya intensyon na manakot o masyadong laliman ang pag-hack sa larong Super Mario. Ngunit, kung tungkol naman sa larawang ito, ay maraming nagsasabi na ito ay di umano isang actual na larawan ng isang mukha ng bangkay na binalatan at tinanggalan ng mga mata. Ayon na rin sa text na siyang matatagpuan sa mismong larong ito. Ngunit, may mga tao nagsasabi rin na ang larawang ito ay dati na nag-e-exist bago pa ma-i-upload ang game file na ito sa kanilang site. May nagka-claim na ito ay di umano unang ginamit way back 2009 sa isang 4chan paranormal board upang mag-promote ng isang composed na music. Ngunit, kailanman ay hindi napatunayan. Kaya naman, ang Super Mario Hidden Message ay isa sa pinakasikat na urban legend ang masasabi natin isang most popular creepy video game dahil ang larong ito ay isa sa mga hindi malutas-lutas na misteryos mundo ng video game. Hindi nangangahulugan na pukit mali na ang nakita mo sa internet ay mali na lahat ng nakalagay dito. Minsan ay kailangan mo di magsaliksik at palaging sumabaybay at mag-subscribe sa Bugs TV. Kaya naman, thank you for watching. See you in the next video. Bugs TV signing out. Peace. Goodbye.